Good day, class. Regarding our subject empowerment technologies, our lesson for today is online safety, security, ethics, and etiquette. So, as our society faces the new normal, like now, di ba? Most of our daily tasks now need the assistance of information and communication technologies. Example, ngayon nangyayari sa atin, di ba, nag-online, mayroon tayong mga online class na ginaganap aside sa modular. And then we have also our yung mga pagbumibili kayo ng online sa Lazada or sa Shopee, di ba? So why is it na ano ba ginagamit natin para magamit 'yon? It's because of the internet. Thanks to the internet, because we can now meet and communicate with each other online, di ba? Why? Because of the internet na sinasabi nga natin, sino ba yung mga provider na yan, yung mga, meron tayong mga PLDT, Converge, di ba? Those are the provider, yan, mga Globe, okay? So, ngayon may dito na, yan. Dahil dyan sa internet na yan, okay, nakakapag-communicate na tayo. We can pay bills. We can buy goods, di ba? We can even grow our network and friends, and even learning can be done online. Yung kan ginagawa natin most of the time. Okay, how we lalo na kapag sa mga ginagamit ninyong mga social media sites, yung mga Facebook, mga Twitter, Instagram. So kahit na hindi kayo nakikita ng mga friends ninyo, okay, you still communicate. Sabi nga ni Preston, okay, digital media, sabi nga natin, it is in any form of media that uses electronic devices for distribution. This form of media can be created, viewed, and modified, and distributed via electronic devices. Ano ba yung mga digital media na yan? Di ba dati, ang ginagawa nung wala pang internet is magsusulatan kayo, di ba, via post office, yan, di ba? Or it's either pinapaubot mo yung letter. So ngayon, dahil meron na tayong digital media via internet, okay, yung mga emails ninyo, yung mga letters ninyo, okay, tapos yung mga comment ninyo, dati yung mga photo album, di ba? Ginagawa ng mga parents natin is may photo album sila, nakaprint yun. Ngayon, hindi na. Ang photo album niya digital na. So, ano ba yung mga digital na yan? Sabi nga ng ni Preston, these are form of media that can be created or viewed and modified and distributed via electronic devices. Ano ba yung mga yan? Example niyan, we have the TV, the radio, the website, the social media, mga emails, and then yung mga text natin, mga blog, mga mobile apps na ginagamit ninyo, and then the podcast, at sa mga motivational speaker, ginagamit nila yan. So, those are the form of media na pwede na binabahagi ninyo to all of your friends and colleagues. But what most important is you not only know how to use, hindi naman importante alam niyo lang gamitin 'yan. The most important is how you deal with these technologies. But it is necessary to know the different threats brought by the internet and be equipped on how to keep your private information safe and secure online. Okay, eto nga yon, your private information. It is your sensitive personal information or your identity, such as your username and passwords or bank accounts. So kapag mga ganyan, you cannot, di yung pwede i-share yung mga username mo and password. And also sometimes, lalo na sa mga Facebook, mobile number ninyo, yung mga cellphone number ninyo, i-hide ninyo sa mga profile ninyo sa Facebook. Kasi, minsan, nagiging threat din yon. So, yan yung mga private information na dapat maging sensitive kayo na hindi nyo i-share yon via online or kahit kanino na dapat kayo lang ang nakakaalam niyan. And then, next, doon sa mga
sa mga information natin. Ngayon, meron tayong tinatawag na Data Privacy Act of 2012, which is the Republic Act 10173 or the Data Privacy Act of 2012. Okay. So, sabi dito sa Data Privacy Act na to, it is to protect the fundamental human right of privacy or communication while ensuring free flow of information to promote innovation and growth. So, they are protecting the fundamental human right of the privacy of the person itself. O kung ano yung pag-aari niya. Example, kapag kami, mga teachers, magpo-post ng mga pictures, yung mga card ninyo, bawal yun, hindi namin pinupost siya dahil meron tayong tawag na Data Privacy Act na yun. And also, kung mapapansin ninyo, di ba minsan, yung mga video na piniplay ng DepEd, may mga bata na naka-play doon, na nakalagay. Alam nyo, kahit na naka-play yun, naghihingi kami ng authorization from the parents para ma-post yung mga pictures nila. So there's an authorization na nangyayari. Kasi kapag hindi namin ginawa yon, we're liable for the Data Privacy Act. So para saan ba yung Data Privacy Act na yan? Okay? Para doon sa safety ninyo. Sabi niya dito, the online safety or web safety or the internet safety, isa lang po yan. It is important to have the knowledge of maximizing your private information in order to keep it safe and secure. And it's also necessary to apply ethics and etiquette online to avoid problems in facing digital media. So, yan po yung mga kailangan ninyong pag-aralan, lalo na you are still beginner for using the internet. Okay? So, kasi kailangan ninyong maging aware for those ethics and etiquette online. Okay? And also for the threats na pwedeng mangyari sa inyo. So, speaking of threats, so these are the internet threats. The first one is email scam or junk or the mail or spam mail na tinatawag natin. So, usually unsolicited commercial email sent from an unknown source with identical message sent to multiple recipients. Okay? Ito yung mga spam na di ba sa email ninyo meron tayong mga spam folder doon. Kapag spam folder, ito yung mga emails na hindi naman dapat na isi-send sa inyo. So, they are sent to many. Minsan, ito yung mga marketing strategy ng iba. Yung mga, diba? Minsan, mayroong mga scam din na napupunta dyan. Yung mga investment scam na nagpapadala sila ng mga ganun. Maraming sa email ko niyan. So, usually, not dangerous, but can be time and space consuming. Bakit? Siyempre dumadami yung capacity ng storage capacity ng email mo. Dangerous ones can carry viruses and other malicious software or malware. Magiging dangerous siya kapag inopen mo yung mga yan. Magiging dangerous siya. Bakit? Kasi meron yung mga, minsan kapag nag-open ka ng email, minsan may dalang virus yun. So, beware of that spam. Minsan naman, meron din namang mga spam na minsan kasi may nangyayari sa akin, may email ako na galing sa banko minsan, tapos napupunta siya sa spam, minsan ganon. So, pag i-redirect mo na lang kung saan siya mapupunta. But, be aware. Okay, kapag alam mo ng email naman na yan ay hindi mo alam kung saan nagpunta, hindi mo alam kung kanino galing, or wala kang ma-inexpect na ganung email, okay, don't open it, just delete it, para at least makaiwas kayo sa mga threats.
Okay, the next one is email spoofing. It is the creation of emails with a forged sender address. The goal of email spoofing is to get recipients to open, respond, and engage with the email message. So, minsan, kapag sabi, minsan may makikita kang email na you won, ganyan, blah, blah, blah. O kaya minsan, mayroong magsasabi sa'yo na click this, you won, blah, ganito. Or it's either, it is your under your bank, blah, 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 blah. Open it, you need to answer, gano'n, diba? May gano'n na nakalagay. So, pag gano'n, yun yung tinatawag natin email spoofing. Ini-spoof ka, kasi once na nag-reply ka doon, okay, malalaman nila, doon papasok yung mga cyber attacks ng mga hacker. So, mangyayari doon is, kung mga pipapansin nyo to, ito, this one, kung mapapansin nyo itong drawing natin, pag nag-send siya, okay, so, ang mangyayari, yung mga information mo is makukuha. So, that is email spoofing. And the third one, we have the phishing. It is a deceitful practice of getting your personal information using email or text. Ganun din yun. Email spoofing and phishing is related. So, sa phishing, ano man, scammers may try to steal your passwords, account numbers, or social security numbers naman. If they get that information, they could gain access to your email, bank, or other accounts. So, ito naman is mas, ano to, mas, mas higher yung ano niya, risk niyan kasi makukuha yung email and password mo kapag sumagot ka doon. Ito naman yung mga personal information mo lang yung mga kumbaga ma-scam ka lang diyan. For example, you won ganito, 'di ba? Isa sa mga text meron din mga ganyan na nag-receive kayo, nanalo ka ng 300,000. Pakitawagan po si attorney ganito, blah 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 blah. So, those are example of phishing and email spoofing. And then, the next one, ito. Okay, the next one, ito. The farming. Farming is a scamming practice in which malicious code is installed on a personal computer or server, misdirecting users to fraudulent websites without their knowledge or consent. Yan, nangyari na sa akin yan na nakaraan. Itong last week lang. Sa Facebook naman ito nangyari. Ito yung tinag ka, okay, tinag ka, and then kapag inopen mo yon kasi na-aware ka, na-amaze ka, bakit sino nagkagsaan, hindi ko naman siya kilala. Pag kinopen mo yon ang mangyayari doon ay mag-o-open yung mga malicious content. Ayan. Tapos, pag nag-open yon may yung mga friends mo, may tatag mo sila na hindi mo alam na tag shit sila. So, ganun yung nangyari. Lalo sa yung bagong ano ngayon sa Facebook na bagong nangyayari na threat sa Facebook ngayon. So, kapag ganun na may nakita kayo na may nagtag sa inyo na hindi nyo naman kilala, okay, just, ano na yun, i-block nyo na or i-report niyo sa Facebook. So, those are farming. Okay, so, yung mga may mga malicious code, minsan nga, ay, bakit siya nagpadala sa anang ganito ako. So, pag ganun, mag-post kayo sa wall nyo that you are not the one who are tagging na ganun. Or mag-ano kayo, i-report nyo sa Facebook. And then the next one, we have the very familiar computer viruses. These are small programs or scripts that can negatively affect the health of the computer. So, these malicious little programs can create files, move files, erase files, consume your computer's memory, and cause your computer not to function correctly. So, yan. Yan yung mga nangyayari. Minsan, maiisip mo na lang, bakit napakabagal ng computer ko? Dinigdigan ko naman ng memory to, mabagal pa rin. It's because, na-infect na siya ng sa computer virus. Okay. So, kung mapapansin natin, ito yung this one is ito yung mga ito yung mga types of spyware, mga spyware yan.
mapapansin natin minsan, 'di ba sa computer natin minsan may mga yung nagdo-double, nagdo-double yung mga files ninyo, so computer virus din 'yon. Minsan nagiging shortcut ang mga folder ninyo. Okay, computer virus 'yon. So those are computer virus na nangyari. Minsan hindi ayaw na mag-open ng computer ninyo. So it means na ano na kayo na na-attack na kayo ng computer virus. Paano ba maiiwasan ang mga computer viruses na yan? So, ngayon kasi, before kasi, nung wala pang Windows 10, okay? Nung wala pang Windows 10, talagang kailangan mo ng antivirus. But now, it's because of the Windows 10, meron na tayong tinatawag na Windows Defender. Automatic niyan, naka-install na yun sa ating mga operating system. Pero dati, dahil wala pang Windows Defender, kailangan mo talaga ng installan ng antivirus ang yung computer niya ka Windows 7 pa, ganun. So, dahil ngayon, kung gusto mo naman ng double protection, pwede ka rin naman, kahit na may Windows Defender ka, pwede mo rin naman installan ng antivirus yung computer mo. Kaso, madi-disable ang Defender mo. Kasi, ang mag-a-act na yung antivirus mo na. But it's up to you kung wala ka namang license ang antivirus mo, Windows Defender ang gagamitin mo. So, next one, we have the spyware. So, spyware is a software that spies on your computer where it captures information like web browsing habits, email messages, username and passwords, and credit card information. Ayan. So, if left unchecked, the software can transmit this data to another person's computer over the internet. So, minsan, okay, minsan, di ba, merong kang ma-i-download. Minsan, sumasama yan sa mga free softwares, eh. Mga free software na na-download mo, minsan sumasama yan. So, kapag in-open mo yon, okay, ang mangyayari is lahat ng mga data mo sa iyong computer ay matatransfer doon. Tapos, makokontrol na niya yung computer mo. So, that is spyware. Minsan, pati yung camera, nakokontrol na niya. Example niya, alam niyo yung deep web, ayan, yung deep web na yan ay yan yung mga browser ng internet na mas malalim. Sooner or later discuss ko yan. So yan yung mga internet na under kaya nga deep web. So ito yung mga dito pumapasok yung mga attackers na pwedeng kontrolin yung iyong camera and also your mga naka-login na ng mga accounts sa iyong computer. So that is the spyware. Next, we have the next one is pop ads. So a type of window that appears on top of the browser window of a website that a user has visited. So, ito yung isang window na nag-a-appear habang nagbabrowse ka. Katinaw siyang pop-up ad, automatic nagpa-pop-up siyang ganon. So, minsan nakalagay dyan is 50% off sale or minsan you won, yan. So, pag kinlik mo yun, madidirect ka minsan sa ibang, minsan madidirect ka sa malicious na website. But either minsan may magda-download na kusang bigla doon sa computer mo na kapag in-install mo yun ay maging virus. So, ganun yung pop-ad. Pero, pwede mo namang i-turn off yan sa browser mo. Meron tayo doon sa settings na, pwede mo sa settings doon, meron turn off pop-ads. So, dati walang ganun ng mga browser. So, ngayon, automatic nilalagyan na nila yan. The next one naman is hacker. Okay, a hacker is a clever expert programmer who can gain unauthorized access to other computers. So,
ang mga hacker, sila din naman gumawa ng mga threats na yan, yung iba't ibang threats na sabi natin. So, sila din ang gumawa ng mga programs. Sabi nga natin, kung sino yung gumawa, pwede din siya ang manira. Diba? Ganun yung yun. So, next one is, okay, cyber stalking. It is the same as physical stalking. Di ba? Pag nag-stalk ka ng ano mo, ng may crush sa'yo. Ganun yun. Ngayon, ano na, iba na ang stalking ngayon. Online na. So, pag sinabing cyber stalking, it is the same as physical stalking by giving unwanted obsessive attention to a specific person, like following secret surveillance, persistent and manipulative calling and texting, and other means of approaching the victim unexpectedly. But cyber stalkers rely on online technology to do it. So, kaya nga cyber. It's because puro online lang. Puro online ang ginagawa niya. So, ngayon, paano ba ginagawa ng mga cyber stalking na yan? Minsan, okay, ini-stalk nila yung mga pictures ninyo, and then gagawa ng another dummy accounts, di ba? Ganun yun. So, pag ganun, kailangan ninyong yan sa Facebook. And then, meron tayong tinatawag natin, you know, don't post your address. Nag-ilalagay yung tamang address ninyo lang sa Facebook. And then, don't post your phone number sa Facebook. Yan, para ma-avoid nyo yung cyber-stalking na yan. And then, no social media under 13 years old. So, yung mga kapatid ninyo, huwag nyo munang gawan ng Facebook account or Twitter account. And then, make sure your parents know what's going on. Dapat alam nila. Minsan kasi, sa Facebook din na nagkakaroon din yan ng ano naman. Human trafficking din. Account din lang ganyan. And then, kapag ganun na meron na sa iyo nag-i-stalk na, nagpo-post ko itong mga pictures mo, na naka-bra ka lang, ganyan. So, pag ganun, you call the police. Huwag kayong matakot. Kailangan ninyong, lalo na kayo, meron na tayong mga cyber security na alam na ng mga pulis ngayon paano yung mga cyber crime na may mga anti-cyber crime na tayo. So, yun yung mga dapat yung gawin to avoid cyber stalking. And then, meron tayong tinatawag pa na cyber bullying. Ayan. It's bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers, and tablets. So, paano nagkakaroon ng bullying na yan? Yung tinatawag ka minsan. Nangyayari yan sa mga group, yung mga Facebook group, yan, madalas yan, nangyayari yan. Dahil mga comments, yan, cyberbullying na yan. So, makikita nyo dito sa Instagram, madalas, kasi mga pictures yon. And then, sa Facebook, ayan, pangalawa, Snapchat, and then WhatsApp, YouTube, and then Twitter. Yan yung mga, sino ay pinakamaraming nagbubully sa mga social media na yan. Then, next. Okay, the next one is online predation. Online predation is the act of engaging an underage minor into inappropriate sexual relationships through the internet. So, online predators may attempt to initiate and seduce minors into relationship through the use of chat rooms. Or internet forums. Ayan, yung mga sinasalihan ninyong mga internet forums. Online predators may try to lure kids and teens into sexual conversations or even face-to-face meetings, yung mga nakipag-meet up. Ayan. Kaso ngayon, walang meet up dahil pandemic. So, mas lalong dumami yung mga predator ngayon dahil lahat ng mga bata ngayon nasa online. So, ito yung iniiwasan natin. Kaya, you need to be aware of it. So, next is flaming.
Flaming is the act of saying mean things online, usually in all caps, and often in a public forum with the intention to humiliate. So, to yung mga, sa mga group chat, sa mga Facebook group, or Facebook page, yan. Minsan eh, na mali ka lang nasabi, diba? Tapos sasabihan ka lang ng ganon. Or sometimes kapag nag-post ka ng picture mo sa Instagram, minsan nga, diba, minaano ka, hinu-humiliate ka. So, that is flaming. So, next one, let's move on our discussion. So, let's go now to the online ethics and etiquette. In order for you to be safe and you can protect your private information while you are working online, you need to know and apply online ethics and etiquette. So, ano ba yung mga online ethics na yan? So, online ethics focuses on the acceptable use of online resources in an online social environment. So, while etiquette naman is a combination of the words network and etiquette and is defined as a set of rules for acceptable online behavior. So, because of this online ethics and etiquette, okay, mapapaano tayo, maiwasan natin yung ibang threats sa online. So, ngayon, okay, there are rules. There are rules of etiquette na pwede nating sundin. Okay, so these are, okay, these are the 10 basic rules of netiquette. According to HeartMe 2020, the rules of etiquette are just as important in cyberspace as they are in the real world. So the first netiquette is make real people a priority. So if you are talking personally and face-to-face with someone, stop browsing or chatting with anybody else in your cell phone. So if you are in an online meeting, make them a priority. You talk to them, okay? You open your cam, and then if you are talking with them, you talk it straight in front of the camera. So number two, use respectful language. Avoid name calling, cursing, expressing deliberately offensive opinion. So those are, when you are in an online meeting, yun yung gagawin ninyo, okay? Don't yell on your meeting. Don't share in the meeting. And then, don't interrupt kung may nagsasalita pa. So, hayaan nyo lang siyang magsalita. Then, after niya magsalita, dun lang kayo magsasalita. Dun kayo mag-butt in. So, that is the way that you show respect sa ka-meeting ninyo. And then, kapag naman nag-chat naman kayo, don't use caps lock. Kasi, di ba sabi natin kanya sa flaming, kapag nag-caps lock ka, di ba galit ka? Or you are yelling doon sa kausap mo, which cause misunderstanding and trouble. So, yun yun. And then, number three, share with discretion. Avoid sending naked sexy pictures, drunk pictures, drug use pictures, or unedited home video. So, avoid this one. Kasi, lalo na kung hindi naman alam nung kinuhanan mo na sinesend mo ito, na ina-upload mo. Okay. Then number four, don't exclude others. Don't let others feel that they are the one you are talking to in your obscure comment to your Facebook status, forum, or Instagram story. Okay. So, if you are in joke, nag-joke ka to share with what, nag-joke ka naman, huwag mo nang i-post yun, lalo na kung may makakasakit ka. Just message it to the concerned na tao na joke, na nag-joke kayo. Okay, huwag sa larger people. Siyempre, baka ma-misunderstood nila yon. So, yun nga yun. Para kasi may exclude siya, mararamdaman niya na ako pala pinag-uusapan. So, gano'n.
So ngayon, regarding naman doon sa mga status sa Facebook, huwag na kayo magparinig kasi siyempre it's a way na you are an etiquette kapag ganoon. So number 5, choose friends wisely. Okay. It is insulting to be dropped from someone's friends list on a social media site. Diba? Nakaka-insult yun. Kung bigla ka na lang, tatanggalin. Okay. Bakit nagkakaroon ng tanggalan sa Facebook? Why? It's because nare-reach na niya yung number of maximum friends. Diba? So, kapag nare-reach mo yung number of maximum friends mo, hindi ka na makakatanggap ng panibagong friends mo. So, nangyayari is, yung iba, nagdi-delete sila ng mga hindi nila talaga nakakausap. So, syempre, ano mararamdaman yung tatanggalin mo, di ba? So, kailangan, when you accept friend, tingnan nyo muna kung talagang lagi nyo bang kinakausap yung taong to, kilala nyo ba talaga to? Okay? Do you need them to add on your Facebook? So, yun yung kailangan ninyong gawin. Kapag mag-accept kayo ng friends or mag-a-add kayo ng friends. So, this must be observed by kids or teens so they will not be a victim of online predation. So, lalo na yung kayo, kabataan, hindi lagi accept lang na accept, padamihan ng friends, di ba? So, people sometimes are good in pretending, alam nyo naman yan, just to get your attention or use fake accounts. So, maraming ganyan. May nangyari na dyan sa mga dati kong estudyante na gumamit ng mga fake accounts, inaccept, and then nangutang. So, yun yung nagiging problema. Then, number 6, respect people's privacy. One example is when you send email to multiple recipients. So, pag magsiset kayo ng multiple recipients, huwag nyong, kung medyo confidential, huwag doon sa mismong send option. So, ang gagawin ninyo is doon sa blind carbon copy. Para at least, kung multiple sending kayo, kapag blind carbon copy, it means, ang makaka-accept lang no, kapag nag-reply or nag-ano, yung makaka-ano lang nun is yung pinag-send mo individually. Unlike kapag doon sa send option, doon lagay mo lahat kama-kama, di ba? Dami. Kapag sumagot, nakikita kasi doon kung sino yung mga sumagot, kung ano yung mga laman nun. So, that's it. Yung best na CC, blind carbon copy or BBC ang gagamitin. The same goes also for uploading photos or videos that include other people because others who are in this photo don't want to be viewed by unknown friends. May mga ganon. Kaya kapag nag-upload kayo ng mga pictures ninyo sa Facebook, diba? Kailangan alam ng mga nandoon na ina-upload niyo. Lalo na din sa alam pag gumagamit kami ng mga pictures sa mga video, for example, sa DepEd, di ba nakita yung may mga bata na nag-aaral, pinagpapaalam yon. May letter. May permission yon ng mga magulang. Okay, the number 7, fact check before reposting. So, fact check before reposting. Sabi nga, before you repost, okay, check nyo muna kung legit ba yan, kung hindi ba yan fake news. Kasi minsan dyan kayo nagkakaroon ng problema eh. Minsan may nakita, ay namatay si ganito. Oh. Then after nun, i-repost mo. Hindi mo pala totoo. Tapos magagalit sa iyo minsan baka pwede kang ihabla kasi pag ganun. So dapat, you check first before reposting. And then number 8, respond to emails promptly. Okay, ang mga emails hindi pinatatagal. So, in doing this, you can easily check whether the emails received are spams, okay? Kaya, regularly, kailangan nyo mag-check. And then, yung mga unsolicited messages, i-delete nyo yung mga yan. Then, kailangan nyo tingnan kasi yung mga emails ninyo, if it is important, lalo kapag importante, kailangan automatic re-replyan ninyo yon for you to give respect doon sa nag-send sa inyo. So, next is,
update online information. Ayan. Don't leave inaccurate information online. Ito na mga update online information. Ito yung mga, lalo sa business naman to. For example, yung mga website, mga contact us. Diba? Minsan may nakalagay din contact us. Kinatawagan mo eh, di ba, nakaka-sampu, nakaka-20 tawag ka na ala naman sumasagot or minsan unreachable. Tapos pinuntahan mo yung store, ano nila, wala naman pala doon, di ba? Or it's either lumipat na pala. So that is number 9. The number 10, we have the think before click. Pag sabing think before click, okay, don't hesitate to think before clicking. Okay. Because you might click on unknown links or file are likely to contain malware which will infect your device or a link to hacker's website. So, bago mo i-click ang isang bibigay sa iyong link, okay, tingnan nyo muna kung sino ba ang nag-send sa inyo. Kung hindi nyo naman kilala, okay, huwag nyo i-click, just delete it. And lalo na kapag kapag may magpa-pop up, lalo na sa pop-up ads, diba? Discuss ko kanina. Okay, kung makikita ninyo, kung hindi nyo alam yung mga source, ay huwag nyong i-click. Dahil sometimes doon pinapadala yung mga viruses. At doon umaatake ang hacker. At lalo na sa mga social media apps. Minsan meron dito yung mga suicidal posts, di ba? Mga nagsisend ng mga social, mga ganon. Will end to death because you like his suicidal post. Mga ganun ba? Kasi may mga chain, dati naman, nung wala pa, ano, mga chain letter, no? Ngayon naman, meron pa yung, click mo to, para sa ganito, ganyan, ganyan. Ako, huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Tingnan nyo muna kung karapat-dapat ba siyang i-click. So, those are the basic rules in netiquette. So, I hope na marami kayo natutunan to wrap up dun sa mga pinag-aralan natin. Okay? So, we studied the different threats in internet. Okay? So, ito yung mga pinag-aralan natin before. This is the email scam, the email spoofing, the phishing, the farming, computer viruses, spyware, pop ads, hacker, the cyber stalking and the cyberbullying, the online predation and the flaming. So, those are the threats na pwede ninyong makuha sa internet kung unaware kayo doon. And then, we have also discussed the 10 basic rules of netiquette. Okay, ito nga yung make real people a priority, use respectful language, share with discretion, don't exclude others, choose friends wisely, respect people's privacy, respond to emails promptly, update online information, and think before click. So, I hope na yung mga diniscuss natin ito ay may natutunan kayo on how to use the internet wisely. So, along with this video, okay, sa site na makikita ninyo, so there is a activity and assessment. And also, there before niyo siguro na pinaload tong video to, in-answer ninyo yung ating pre-test above this video na nakapost. So, I hope guys na marami kayong natutunan, and if you have any question or suggestion about our website, so you kindly message me doon sa site or doon sa mga GC natin. So, keep safe and thank you. And God bless. What have you learned? Kindly copy these paragraphs and answer this on your notebook. Send this to your subject teacher.